Mabilis na lumipas ang mga araw buhat nang makabalik si Sofia at Lucas sa lungsod. Nagsimula na rin ang klase nila at sa iisang school sila pumapasok. Iyon na ang huling taon nila sa kolehiyo at sabay silang magtatapos. At pareho silang porsigido at excited na mangyari yun. Maayos naman ang lahat mula noong araw na bumalik sila sa lungsod. Parang normal days din lang katulad ng mga araw nila sa Isla Verde. Lagi silang magkasama sa bahay, sa school at kahit saan sila magpunta. Alam sa school na pinapasukan nila na mag-asawa sila ni Lucas dahil noong unang araw pa lang nila doon ay gumawa si Lucas ng isang eksena na kung saan ay ipinangalandakan nito na silang dalawa ay mag-asawa. Kilig at hiya ang nararamdaman ni Sofia noon dahil unang araw pa lang niya doon ay umanin na agad sila ng atensyon. Ang iba ay masaya at karamihan ay naiinggit dahil kilala pala si Lucas sa school na pinapasukan nito. Totoo ang sinabi nito noon sa kapatid na habulin ito ng babae. Dahil gwapo at matalino, pero ang hindi nga lang ay sa part na inosente ito. Gwapo lang ito at pinagpala sa lahat, maliban sa pagluluto at lalong-lalo na sa sinasabi nitong kainosentehan. Wala naman si Sofia na naging masamang karanasan sa school na pinapasukan kahit na transferred lang siya noon. Bukod sa mga hindi magagandang salita galing sa mga babaeng naiinggit sa kanya, at sa mga masasamang tingin ng mga ito na nakasanayan na rin niya, hindi rin ang mga ito makalapit sa kanya dahil most of the time ay nasa tabi niya si Lucas na tila binabantayan siya. Ang akala niya ay magbabago ito pagdating ng panahon na magsawa ito sa kanya. Pero sa bawat araw na lumilipas ay tila lalo itong nagiging madikit at sabik sa kanya. Namumuhay na sila bilang isang totoong mag-asawa, nakatera sa isang bahay, magkasama sa isang kwarto at magkatabing matulog sa isang kama. Perpekto ang relasyon na meron sila kung titingnan. Pero ang totoo ay merong nag-iisang kulang sa kanila. And that is love. Hindi naman ni Sofia pwedeng pagbasihan ang pinapakita at pinaparamdam sa kanya ni Lucas. Ang pagiging sweet at thoughtful nito, ang ginagawa nitong pagsisilbi at ang pag-aalaga sa kanya araw-araw. Ang kakaibang pakaramdam sa tuwing inaangkin siya nito. Lahat-lahat yun ay hindi niya pwedeng pagbasehan na may nararamdaman din ito sa kanya katulad ng nararamdaman niya rito. Minsan, iniisip pa niya na may iba pang kahulugan yun pero ayaw niya lang umasa at lalo masaktan. Gusto niya munang marinig kay Lucas na mahal siya nito bago siya umasa na totoo ang lahat ng ipinapakita at pinaparamdam nito sa kanya. Naunang natapos ang huling klase niya at ang usapan nila ni Lucas ay hintayin na lang niya ito sa sasakyan. Ilang minuto pa bago matapos ang klase nito, kaya naisipan niya munang lumabas ng gate para pumunta sa pharmacy na walking distance lang naman buhat sa school. Bibili siya ng contraceptive pills dahil wala yatang planong gumamit ng protection si Lucas. Hindi naman sa ayaw niya magbuntis o hindi pa siya handa pero ayaw niyang may mabuong bata sa isang loveless marriage. Ayaw niyang may madami na inosenteng bata sa paghihiganti nito. Dapat noon pa niya ito ginawa pero hindi siya makahanap ng pagkakataong makabili dahil lagi nasa tabi niya si Lucas. At ngayon ang magandang pagkakataon niya. Siguro naman na hindi rin gugustuhin ni Lucas na magkaanak sa kanya lalo pa at anak siya ng taong sumira sa buhay ng kapatid nito. Kaya naisip niyang gumamit ng pills pero kailangan niya munang malaman kung nagdadalang taon na ba siya dahil sa mga kakaibang nararamdaman niya the past few days. Lalo na't malaki ang posibilidad na nakabuo na sila ni Lucas dahil mabibilang ang mga araw na hindi sila nagtatalik. Solo nilang bahay dahil madalas ay nasa ibang bansa ang mga magulang nito. At sa nakalipas na mga araw ay lagi minamamagitan sa kanila dahil basta magdikit ang kanilang katawan ay natatagpuan na lang nila ang sariling inaangkin ng isa't isa. Ang rupok nila, hindi ba? Walang pinipiling oras o lugar ang kapilyuhan ni Lucas at lahat yata ng parte ng bahay ay nagawa na siya nitong angkinin. Sobrang pabor na pabor dito na wala silang ibang kasama sa bahay. At sa lahat ng pagtatalik nila ay wala siyang natandaan na gumamit ito ng proteksyon. Wala rin itong sinasayang na similya nito at lahat yun ay pinupunla sa loob niya. Hindi ni Sofia alam kung aware ba itong posibleng mabuntis siya sa ginagawa nito o wala itong pakialam sa bagay na yon. Kaya siya na lang ang mag-iingat. Imposible naman na kaya nito ginagawa yun ay para magdalang tao siya. Mabilis lang siyang nakabili ng pregnancy test at
birth control pills at pagbalik niya sa parking lot, kung nasaan sa sasakyan ni Lucas ay nakita niya itong hinihintay siya. Kunot ang noon ito habang nililibot ang mga mata sa buong lugar at tila nakahinga ito ng maluwag nang makita siya. Ginitaan niya ito. "Where have you been?" tanong ni Lucas bago siya mabilis na hinalikan sa labi. "May binili lang ako sa labas," sagot ni Sofia matapos na itong malalim na ang kininang labi niya. "Sa susunod, huwag kang basta lalabas nang hindi ako kasama. Alam mo naman ang sitwasyon natin, hindi ba?" Wika ni Lucas at tumango siya. Bakas ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. Tinutukoy nito ay ang tungkol sa ama niya, lalo na at nakakatanggap ito ng text at tawag galing dito. Tinatakot at binabantaan nito si Lucas, lalo na talam ng kanyang ama na nasa pudar siya ng anak ng kinamumuhiang pamilya nito. "Pasensya na, nag-iingat naman ako. Hindi na mauulit, pangako." Nangangakong wika ni Sofia dahil tila hindi pa rin mapapanatag ang loob ni Lucas sa ginagawang paglabas niya nang hindi ito kasama. "Anong binili mo? Sana hinintay mo na lang ako para nasamahan kita," tanong nito na ikinalunok niya. "Wala, tara na, umuwi na tayo," sagot ni Sofia at nag-iwas ng tingin kay Lucas. Tumango ito at pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Ililihim niya muna kay Lucas ang pagbili niya ng pills at ang plano niyang gumamit noon. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito, pero pabor naman dito ang gagawin niya. Wala siyang magiging alas para maghabol dito pag nagkataon. Mabilis lang silang nakarating sa bahay at nanatiling tahimik si Lucas. Panay ang buntong hininga nito at tila nagalit sa ginawa niya. Kaya naglakas loob siyang tanungin ito dahil hindi siya sanay ng ganun si Lucas. "Galit ka ba?" Mahinang tanong niya at tumupo sa mga hita nito. Agad na pumulupot ang mga braso nito sa bewang niya at napanunok ito ng magtamang kanilang mga mata. "Hindi ako galit, honey. I'm just worried dahil akala ko nakuha ka na niya. Tumawag ulit siya sa akin kanina at sinabi niyang kukunin ka niya sa akin." Wika ni Lucas at bakas ang takot sa boses nito. Sumubsob ito sa leeg niya at paulit-ulit na hinalikan yun. "Huwag kang sasama sa kanya, Sofia. Dito ka lang sa tabi ko, please. Huwag kang mag-alala, Lucas. Hanggat kailangan mo ko, hindi ako aalis sa tabi mo. Huwag mo nang isipin ang sinabi ng ama ko sa'yo. Dahil kahit anong gawin niya, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Mag-asawa tayo, hindi ba? Hindi man natin mahal ang isa't isa, pero sapat ng pagiging mag-asawa natin para manatili ako sa tabi mo." Wika ni Sofia at humiwalay ito sa leeg niya. Tinitigan siya nito at napapikit siya nang marahan nitong angkinin ang labi niya. "Kung mamahalin ba kita, hindi ka na ba aalis sa tabi ko? Magkasama na ba tayong tatanda? Sasamahan mo ba kung bumuo ng sarili natin pamilya?" Puno ng emosyon tanong ni Lucas. Umiwas si Sofia ng tingin kay Lucas dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata nitong puno ng iba't ibang emosyon. At ayaw niyang umasa na totoo ang mga nakikita niyang emosyon doon, lalo na at may nababasa siyang pagmamahal sa mga mata nito. "Imposible. Siguro, hindi ko alam. Pero kung pahihintulutan ng tadhana, bakit hindi? Total may nasimulan na tayo, hindi ba?" Medyo natatawang sagot ni Sofia para pagtakpan ng kanyang nararamdaman. Kinakabahan din siya sa hindi niya malamang dahilan. "Paano kung sabihin ko mahal kita? Maniniwala ka ba?" Seryosong tanong ni Lucas kaya mabilis siyang tumingin sa mukha ni Lucas. Wala siyang makita ang pagbibiro doon at seryoso ito habang nakatingin sa mga mata niya. "Huwag kang magbibiro ng ganyan, Lucas. Seryoso ako, Sofia. Mahal kita noon pa." Wika ni Lucas na ikinanganga niya at ikinabilog ng kanyang mga mata. "Pero huwag mo nang itanong kung paano at bakit. Dahil walang eksplanasyon kung paano minamahal at nagmamahal ang isang tao. Kusa yung nararamdaman at hindi pinag-aaralan. Nahulog ako sa iyo noong unang beses pa lang kitang nakita. At kahit ako'y hindi ko alam kung paano at bakit. Bastang alam ko lang ay minahal na kita mula noon." Pagputol nito sa sasabihin niya, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. "Oh God, huwag niya na siyang gigisingin kung nananaginip lang siya. Lucas," tanging nasambit ni Sofia habang nakatingin dito. Pinunasan ni Lucas ang luhang umaagos sa kanyang mukha bago nito inangkin ang labi niya. "I love you, honey, sobra," he whispered after the kiss. "Ako ba, mahal mo rin ba ako? Hindi naman ako mahirap mahalin, hindi ba?" dagdag ni Lucas at walang pag-aalinlangan tumango si Sofia. "Mahal din kita, Lucas. Natatakot lang akong aminin sa iyo da
She was cut off nang muli nitong angkinin ang labi niya. Mas mapusok at malalim. I'm so damn happy right now, honey. Hindi man ito kasama sa plan Iko pero bahala na. Wala nang bawian. Masaya ang wika ni Lucas habang habon nila ang paghinga at hindi niya nagawang sumagot pa dahil muli siya nitong hinalikan. Hanggang sa inihiga siya nito sa sofa at isa-isa lumipad ang mga saplot nila at napuno ng ungol at daing nila ang buong living room na nagpatuloy pa sa kwarto. Tila mas naging mainit at mapusok ang pag-angkin ni Lucas sa kanya at tila isang hibang na paulit-ulit na sinasambit ang salitang mahal kita. Habang patuloy na nag-iisa ang mga katawan nila, hindi sa Sofia tinigilan ni Lucas hanggang sa sumapit ang hapunan. Malakas itong tumawa nang marinig ang pagkalam ng kanyang sikmura habang wala silang saplot na nakahiga sa ibabaw ng kama. Magkayakap habang hinahaplos nitong kanyang buhok at paulit-ulit niyang nararamdaman ang paghalik nito sa ulo niya. Gutom ka na? Pasensya na kung hindi kita mapagsilbihan pagdating sa bagay na yun. Sinusubukan ko naman pero mas mabuting ikaw na lang ang magluto para siguradong may masarap na dinner tayo. Natatawang wika ni Lucas. Bago siya inalalayang umupo sa kama. Ayos lang. Ako naman dapat ang gumagawa ng bagay na yun dahil asawa mo ako. Ako ang babae kaya dapat akong gumagawa sa gawaing bahay. Pero ang gusto ko ay ikaw ang pagsisilbihan at aalagaan ko. I want to treat you like a queen, my queen. And I am your king. Of course, ako lang. Wala kang magiging ibang hari kung hindi ako lang. Possessive na anas ni Lucas na ikinailing na lang niya ng ulo. Noon pa ito possessive sa kanya at ngayon ay alam na ni Sofia ang dahilan at yun ay dahil mahal siya nito. Sobrang sarap sa pakiramdam. Napasinghap na lang siya nang walang sabi siya nitong buhatin papasok ng bathroom. Sabay silang naligo at kahit sa loob ng bathroom ay pinagsilbihan siya ng asawa. Si Lucas ang nagpaligo sa kanya at wala siyang nagawa para pigilan ito. Siya raw ang reyna nito kaya hayaan na lang niyang pagsilbihan siya nito dahil dito daw ang hari niya. Si Sofia ang nagluto ng hapunan nila at parang baliw na hindi mawala ang ngiti ni Lucas habang kumakain sila. Napapailing na lang siya sa kahibangan nito lalo na kapag kinikindatan siya nito sabay bigkas ng I love you. Para itong teenager na sobrang in love at hindi niya itatanggi na naapektuhan siya sa bawat I love you na lumalabas sa bibig nito. Kinikilig siya at alam niyang nakikita yung ni Lucas kaya tuwang-tuwa ito paulit-ulit na sabihin ang tatlong salitang yon sa kanya. Kaya hindi niya mapigilan na mapangiti at mag-init ang mukha. Hindi ba nagpaparamdam sa yung baliw mong ama? Oops, sorry sa word na baliw. Wika ni Lucas na hindi naman Sofia binigyang pansin dahil totoo namang baliw ang kanyang ama. Hindi, hindi rin siya nagpapakita pero minsan pakiramdam ko, nasa paligid lang siya. Pakiramdam ko'y pinapanood niya ako buhat sa malayo. Wika ni Sofia dahil ganun ang kanyang nararamdaman, lalo na kapag nasa labas sila ng bahay ni Lucas. Tila laging may nagmamasid sa kanya pero pag tinitingnan naman niya, ang paligid ay wala siyang makita at wala siyang ibang taong pinaghihinalaan na gagawin yun kung hindi ang kanyang ama. Hindi ka naman niya sasaktan kaya huwag kang matakot. Pero malaking posibilidad na kunin ka niya sa akin. Kaya huwag kang magdadalawang isip na sabihin sa akin oras na magpakita o magparamdam siya sa'yo. At huwag kang aalis lagi sa tabi ko dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nakuha ka niya. Mahal kita, Sofia. Sana sapat na yun para ipaglaban mo ko sa baliw mong ama. Wika ni Lucas at tumango siya. Kahit si Sofia ay ganun din ang nararamdaman. Hindi niya rin alam kung makakaya niya kapag nawala sa tabi niya si Lucas. Lalo na ngayon na alam na niyang mahal din siya nito. Halo-halong emosyong nararamdaman ni Sofia habang nakatitig sa pregnancy test na kanyang hawak. Meron niyong dalawang pulang linya na ang ibig sabihin ay nagdadalawang tao siya. Nagbunga ang kapilyuhan ni Lucas at hindi niya alam kung anong nangingibabaw sa emosyong nararamdaman niya. Tuwa, takot o pangamba. Maaga siyang nagising dahil nakaramdam siya ng pagsusuka. Tulog pa si Lucas kaya sinulit na niyang pagkakataong yon para gamitin ang pregnancy test ng ilang araw na ang nakalipas buhat ng bilhin niya. Kailangan na niyang malaman kung nagdadalang tao ba siya o hindi para masimulan na rin niyang uminom ng pills. Lalo na at mas naging madalas ang pagtatalik nila ng asawa buhat na magkaaminan sila ng totoo nilang nararamdaman sa isa't isa. Halos walang gabi na hindi sila nagtatalik ni Lucas. At ngayon nga ay nasagot ng matagal nang gumugulo sa kanyang isipan.
ang pagsusuka niya tuwing umaga at ang pagiging masaya niya sa pagkain na dati naman ay kahit anong kainin niya ay ayos lang sa kanya. Madalas din siyang makaramdam ng pagkahilo at antok. Masaya din ang pang-amoy niya. Higit sa lahat ay ang pagiging mahilig niya sa maasim na pagkain. Lahat yun ay dahil nagdadalang tao na pala siya. Masaya siya dahil magkakaanak na sila ni Lucas. Lalo na't nalaman niyang mahal din siya nito at hindi na buong anak nila sa isang loveless marriage. Natatakot din siya para sa anak nila dahil baka madama ito sa kabaliwan ng kanyang ama. Baka gamitin itong batang nasa sinapupunan niya para makontrol si Lucas. Nangangamba naman siya sa maaring magiging reaksyon ni Lucas. Maraming what if sa isipan niya na pilit niyang tinataboy dahil halos lahat ng iniisip niya noon sa pagsasama nila ni Lucas ay mali. Ang tungkol sa nararamdaman nito at ang tungkol sa kasal nila, nakabaliktaran pala lahat sa mga negatibong iniisip niya noon. Kaya tama na muna ang mga what if niya sa buhay. Hindi healthy at baka maging sanhipan ng kapahamakan o pagkasira ng relasyon nilang mag-asawa. Lumabas siya sa banyo at kumunot ang noo niya nang makitang wala na si Lucas sa kama. Narinig niyang boses nito sa may balkonahe na parang may kausap kaya lumapit siya doon. Tinambol ng kabang dibdib niya nang makitang hawak nitong kanyang cellphone at base sa mga salitang lumalabas sa bibig nito ay ang kanyang tunay na amang kausap nito. Mabilis niyang nilapitan ang bag niya at nakagat niyang sariling labi na makitang bukasyon. Doon nakalagay ang kanyang cellphone kasama ng pills na binili niya na ngayon hindi na niya makita. Hinalughog niya lahat ng parte ng kanyang bag at naluluha na siya sa kaba dahil hindi niya na yun makita. Baka nakita na yun ni Lucas at baka kung anong isipin ito kung bakit siya bumili noon. Ito bang hinahanap mo? Bahagya pa siyang nagulat nang marinig ang seryosong boses ni Lucas sa likod niya. Natatakot niyang hinarap ito at tila nanghina siyang napaupo sa kama nang masilaya ng walang emosyong mata ng asawa. Nakatiim ang bagang nito at salubong ang mga kilay at hawak nito ang pills na hinahanap niya. Lagot na. Lucas, tanging nasambit ni Sofia at nanubig ang kanyang mga mata. Kailan pa? Kailan ka pa gumagamit nito? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Seryosong tanong ni Lucas habang dahan-dahan lumalapit sa kanya. I'm sorry, akala ko kasi ayos lang sa'yo na gumamit ako. Pero yun lang akala mo. Galit at malakas na wika ni Lucas na pumutos sa mga sasabihin niya. Marin pa siyang napapikit nang ibagsak nito sa sahig ang pills na hawak at nadamay pa ang cellphone niya. Ang akala ko kasi noon ay hindi parehong nararamdaman natin. Napaghihiganti lang lahat sa pagitan natin at hindi mo ako mahal. Ang akala ko ginagamit mo lang ako kaya naisip ko, puro ka nalang akala. Lagi mo nalang akong pinapangunahan. Hindi mo ba alam na maraming napapahamak sa maling akala at sa bandang huli nagsisisi dahil sa mga maling akala nila? Muling pagputol ni Lucas sa mga sasabihin niya at nakikita niya ang magkahalong galit at sakit sa mga mata nito. Sorry, she whispered kasabay ng pag-agos ng luha niya. He's right, pinangunahan niya ito. Ganun ba ako kasama sa paningin mo para akalain mong lahat ng pinapakita at pinaparamdam ko sa'yo ay dahil lang sa paghihiganti? Tell me, may ginawa ba akong sa tingin mo ay pagpapanggap lang at parte lang ng paghihiganti ko? Wala, Sofia! Wala! Dahil ang totoo, lahat na pinapakita at pinaparamdam ko sa'yo. Totoong mahal kita at hindi mo lang yun maramdaman dahil manhid ka. Manhid ka, Sofia! Manhid ka! Nasasaktang wika ni Lucas at napasabunod sa sariling buhok. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya pero hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagpatak ng luha nito. Patawad kung pinangunahan kita. Natatakot lang akong mas lalong masaktan kaya pinaniwala kong sarili kong ginagawa mo lang ang lahat ng yon dahil sa paghihiganti. Ayoko lang umasa at mas masaktan sa huli. Umiiyak na wika ni Sophie at humagulhol sa kanyang mga palad. Mula pagkabata, kasama mo na ako. Magkasama na tayo pero bakit hindi mo pa rin ako kilala? Bakit ganun mo lang ako kadaling husgahan? Mahirap bang paniwala ng mga pinapakita at pinaparamdam ko sa'yo? Hindi ba totoo na action speaks louder than words? O nasa paniniwala mo lang ang action is meaningless without words dahil nga manhid ka? Medyo malumani ng wika ni Lucas at basag ang boses nito dahil sa pag-iyak. Nasasaktan ito sa mga maling akala niya. Nasasaktan ito dahil sa panghuhusga niya. Naramdaman ni Sofia na lumapit ito sa kanya at ang bahagyang paggalaw ng kama na tila umupo ito doon. Hindi niya ito nakikita dahil nanatili siyang nakasubsob sa kanyang mga palad habang umiiyak. Nararamdaman ko naman lahat ng ginagawa mo.
Pero hinintay ko ring sabihin mo na mahal mo ko para hindi ako umasa sa wala. Mahirap paniwalaan dahil nga pinaniwala ko noon pang sarili ko na. Kaya ka lang nananatili sa tabi ko ay dahil gagamitin mo lang ako sa paghihiganti. Pinaniwala mo ko noong una na ako magbabayad sa lahat ng kasalanan ng ama ko. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit nakatanim sa isipan ko na ginagamit mo lang ako. Umiiyak na paliwanag na. Naintindihan kita sa puntong yun. Pero hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ko para hindi mo ko paniwalaan? Hindi mo na dapat hinintay pang sabihin ko na mahal kita dahil dapat ramdam mo na yun. Hindi mo ba alam na mas madaling magsinungaling gamit ang matatamis na salita? Kaya nga ipinaramdam ko na lang sa'yo buhat sa simula dahil baka kung sasabihin ko sa'yo mahal kita ay hindi ka maniwala. Sa tingin mo ba maniniwala ka sa akin kung sinabi kong mahal kita noon? Di ba hindi? Dahil lang mas pinaniwalaan mo yung nakatanim sa isipan mo na paghihiganti lang ang lahat. Hindi ang totoong nararamdaman ko. Mahabang wika nito tinalis ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang mukha. Pinaharap siya ni Lucas sa gawin nito at lalong tumulo ang mga luha niya nang yakapin siya nito. Hinaplos nitong likod niya dahilan ng mas pag-agos pa ng kanyang mga luha. I'm sorry, Lucas. I'm sorry. Wika ni Sofia habang umiiyak sa balikat nito. Naiintindihan naman niyang pinupunto ni Lucas dahil totoong hindi siya basta maniniwala rito kung sasabihin nitong mahal siya dito noon. Dahil noon pa lang ay nakatanim na sa kanyang murang isipan na kaya lang nasa tabi niya si Lucas ay dahil sa paghihiganti. At tama rin ang sinasabi nitong mabilis lang magsinungaling gamit ang matatamis na salita. Dahil yun ang isa sa dahilan kung bakit maraming babae ang nasasaktan ngayon at lumuluha. Lalo na yung mga nadadala sa mga pambubola. Kaya dapat lang na may mapatunayan muna sila sa gawa bago ka maniwala sa mga matatamis na mga salita. Dahil kahit ilang beses po pang marinig ang salitang I love you, kahit ilang daan pa yan, ilang libo o kahit na umabot pa sa milyong beses. Kung kasi nangulingan lang naman at hindi totoo, ano silbi pa ng salitang I love you, hindi ba? At iyon ang pinupunto ni Lucas sa kanya. Mas madaling magsinungaling sa salita kumpara sa gawa. Naintindihan ko naman kung hindi ka pahandang magkabibi tayo. Pero dapat sinabi mo para hindi ako umasang may mabubuo na sa sinapupunan mo. Hindi ka pa ba handa? O iniisip mo na naman na baka idamay ko lang ang anak natin sa paghihiganti ko sa ama mo? Tama bang hinala ko, Sofia? Nanunuring tanong ni Lucas bago kinalas ang pagkakayakap nila at hinarap siya nito. Sorry, she whispered dahil totoong hinala nito at sunod-sunod ang murang kumawala sa bibig ng kanyang asawa. Fuck, Sofia! Hindi naman ako ganun kasama para idamay ang inosenteng bata sa sinapupunan mo kung sakali magdalang tao ka. Ginagamit lang kita para mapalabas ko kung saan man nagtatago ang baliw mong ama at hindi ka dami sa paghihiganti ko. Lalong-lalo ng baby na dadaling mo sa iyong sinapupunan. Hindi kasalanan ng anak ang naging kasalanan ng isang magulang. Kaya bakit ko sa iyo ipapaako ang kaparusahan na dapat ay ang iyong amang tatanggap? Sinabi ko lang sa iyo noon na ikaw ang magbabayad sa kasalanan ng ama mo. Pero dahilan ko lang yun para mas mapalapit sa iyo at gawin mo ang mga gusto ko. Naiintindihan mo na ba? Mahabang paliwanag ni Lucas at sunod-sunod si Sofia na tumango, na ikinahinga nito ng malalim. Good, now tell me kung kailan ka pa gumagamit ng birth control pills. Umiling siya na ikinakunot nito ng noo. Hindi ko pa nasisimulan, kabibili ko lang niya noong araw na nawas ako hindi ka kasama. Plano ko pa lang sana uminom niyan kung sakaling makumpirma ko na hindi pa ako nagdadalang tao pero... Pabiti na wika ni Sofia at nawala ang pagkunot ng noo nito. Pero ano... Dam, huwag mo kong paasahin, Sofia. Marami ka na naging kasalanan sa akin ngayong araw at huwag mo nang dagdagan pang mga parusang ibibigay ko sa'yo. Seryosong wika ni Lucas at sunod-sunod itong napanunok nang ibigay niya rito ang pregnancy test. Pansin niya rin ang bahagyang panginginig ng kamay nito. Iyan ang resulta. 2 lines. You're pregnant? Nauutal at nanginginig ang boses na wika ni Lucas. Tipid si Sofia rito ngumiti bago tumango. Dam, buntis ka talaga? Seryoso? Wala na itong bawian, honey. Tila hindi pa rin makapaniwala ang tanong ni Lucas at sunod-sunod siyang tumango. Yes! Magiging daddy na ako! Masayang sigaw ni Lucas na pumuno sa buong kwarto nila. Pumatak ang luha ni Sofia habang pinapanood ang reaksyon ni Lucas at par itong baliw na tumalon-talon sa loob ng kwarto habang hindi makapaniwalang hawak ang piti. At napasinghap na lang siya nang matagal nitong angkinin ang labi niya at hindi na walang malawak ng ngiti sa labi nito.
Baka sa sobrang kasiyahan sa mata at mukha ng kanyang asawa na tila hindi ito umiyak at nagalit kanina. Damn! Ang akala ko wala na mas ikakasaya pang araw noong malaman kong mahal mo rin ako. Pero masigit na mas masaya palang araw na ito, Sophia. Oh God! Hindi mo lang alam kung paano mo ako pinasaya ngayong araw. And you're forgiven, honey. Ginalit at sinaktan mo man ako kanina pero bumawi ka naman dito sa baby natin. I'm so damn happy right now, honey. Thank you and I love you. Sobra at wagas. Sobrang sayang wika ni Lucas at paulit-ulit na hinalikan ang buong mukha ni Sophia. Hinalikan din itong kanyang tiyan bago siya nito mahigpit na niyakap habang tumatawa. At dito na po nagtatapos ang 11th kabanata ng ating kwento. At sana muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.